Magandang araw po. Nandito po tayo sa San Fernando, Pampanga para bisitahin ang Biyanang Delicacies. Ayun, sisimulan na po namin ang Markabuhay Series Vlog kung saan po bibisitahin natin ang mga negosyante sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at makikita natin paano ang pagnenegosyo nila. Sasamahan po tayo ni DTI Regional Director Lenny Baluyot. Ma'am Lenny. Morning, Sen. Okay. So, pasok na tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Senator Martin. Magandang araw po. Balita ko po, napakasarap ang inyong sapin-sapin dito. Kaya galing pa ako sa Las Piñas at dumalo pa ako dito para bisitahin ang inyong tahanan. Wow! So, dito po, ang Biyanang Delicacies. Ito mga iyong iba mga solo parents sir. Abay ano yung ani po yung mga kasama ko dito yung may nag-packaging tsaka yung sa production. Ah, nakitinda yun sa mga mall sir. Thank you Senator at kasi no, may time talaga na nandun po sila sa no cost to them. At no cost to exposure nila. Yung sa mga basa tsaka yung pagbibigay ng mga organized po ng MDTI, si Ma'am Lenny, Ma'am Cha, tsaka si Ma'am Arlene. Yun po yung organize po sa amin sa mga bazaar, sa mga trade fair. Yan ang baka gusto mong pakita kay Sen. Yes po, Sen. Paano Sen, ito po yung pagawaan po namin, Sen. Oh, sige. Okay, so meron din po akong mga kasaba plan. Ito po yung plan po yung sa taas. O, mamaya, Sen. Pakitikman ko pa yun. Tapos ito po yung gusto nyo, Sen. Ito po yung gagawin natin. Na, ito po yung sagot namin. So, nag-prepare po ako dito na Nakakaya naman. Flavor, Sen. Nakakaya naman. Nag-prepare ka pa na. Oo, Sen. Bali ito kasi. Pero mas maganda talaga sir yung talagang kinakamay. Wow! Pagka giniling mo po yung galapong, puting-puti talaga yung kalabasan sir. Kahit dalawang beses lang sir, pwede na. Kasi pagka nagiling din sir ng overnight, uugasan pa rin nun sir. Ito po kasing makina niya, kinagamit ako ng power spray. O sayang naman nasira na yung pump ng power spray. Kinumber ko lang dito sa gilingan ng pwede sa peanut butter, pwede siya sa malagkit, sa mga blanca, yung parang glutinous na ano, yung powder, pwede rin. Tapos ito, yung sa pang malagkit, yung binabag, yung talagang ano niya, pinakagamit niya, pang tapis-tapin o tapit. Ito na po yung nababad natin na ano, na malakit. So, nagiling na po to. So, makikita po natin talaga na puting-puti na po yung pagkagiling. Ito po yung tinatawag na galapong. Na ito yung pong original version po ng sapin-sapin. Ito na po yung 7 kilos na malakit rice. Ito po yung kinakailangan po natin na ingredient. 5 can na condensada na tig 1 kilo. Ito na po siya. Yung ginagamit natin talaga ay spatula para walang masayin na gatas, sir. Kasi mahal po ngayon yung gatas, sir. Ayan, haluin po na natin para mahalo talaga yung galapong sa kondensada. Pagkatapos siyang nahalo, sir, ilagay na natin yung kakang gata. Kasi hindi pwedeng sobra po yung pagkalagay ng gata. Tapos, hahaluin. Kailangan talaga yung paghalo talaga, sir. Yung talagang galapong talaga na may mix po talaga sa gata at saka sa condense. Para pagka iluluto mo siya, talagang pantay po yung pagkaluto at saka yung lasa. Tapos po, konting asin lang po yung ilalagay natin. Para yung magbalance siya po yung tangkay at saka kontra sa panis po. I-divide po natin siya sa three parts po. Kailangan po yung pag-divide na 3 parts, kailangan pantay din po sa lalagyan natin para pagka nagluto tayo na 2 layer, wala akong magkukulang na flavor. Ito yung mga container ko po na kailangan natin lagyan ng oil para hindi siya didikit pagka, halimbawa, gusto na rin isa. Ito na po yung 100 ml, yung first layer. Dapat bago natin ilagay talaga, dapat talagang pulo-pulo talaga yung tubig. Ito po yung gumagamit tayo ng steamer. Mas maganda po kung ang steamer natin ay medyo malaki para tipid po tayo sa paggawa. So, ito na po yung second layer. Ang flavor natin po ay ubi halaya.
Pwede naman natin siyang i-mix kahit hindi siya na-i-blender. Dahil medyo smooth naman po yung pagkaluta ng ubi halaya, pwede natin totally i-ready na sa second layer ng sapin-sapin. Ito na po yung kulay ng second layer, yung ubi halaya, na nilagyan po natin siya ng color na ubi. Kailangan talaga, sir, totally na mix talaga yung color niya para mag-balance po yung kulay ng ubi. So ngayon, maglalagay na po tayo ng second layer, ma'am. Ito po yung gagamitin na pantakal para pantay po yung ating sapin-sapin. Bali, ito po ay 100 ml. Ngayon po ay lalagay na natin yung third layer po. Ang flavor po niya ay langka flavor. Ito na po yung third layer natin na i-mix na naman po natin ulit kasi para wala siyang buo-buo. After 10 minutes, ready na po yung third layer na po natin. Lutong-luto na po siya. Pag once na luto no yung ang ating third layer, kailangan po natin siyang susukan para alam na natin talagang lutong-luto na talaga. Pagka halimbawa ito, wala ka nang nakitang galap mong na ano sa mama, ibig sabihin, sir, luto na po talaga yung first layer, second layer, third layer. Ito na po ang ating finished product. Yeah. Maraming salamat po, Manang Piana, sa inyong oras at sa inyong pagbabahagi sa amin ng inyong negosyo ng araw. Ako'y natutuwa naman po at nakita ko kung gaano palawak ang inyong negosyo at sana po tuloy-tuloy po ang pag-asenso ng Bianang Delicacy. Sa ating mga dalawang subscribers, sa ating mga subscribers po yung mga Bianang Delicacy sa Pampanga, napakasarap sana. At saka sir, mura pa. At mura pa. Kaya sana hanapin nyo Bianang's Delicacies dahil napakasarap. At sana supportan din natin ang ating mga micro-entrepreneurs. At syempre nagpapasalamat din po ako sa DTI dahil sila po ang nag-train kay Manang Bianang. At dahil sa kanilang tulong, nagkaroon din siya ng napakagandang negosyo. Huwag nyo pong kalimutan, supportan po natin ang ating mga micro-entrepreneurs. So anyway, ma'am, may ano na akong konting regalo para sa pamilya mo. Ayan, medyo mabigat na. Maraming salamat po sa inyo. Ay, thanks lang po kayo, sir, sumisigaw niyo yung gawa. Thank you po.